buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga lagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Hindi. Kapag wala na ang kinakasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang magsisilid ng bagong alaka sa lumang sisidlang balata, sapagkat papuputukin ng alak ang balata. Kapwa masasayang at ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlan ng balata." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mas magandang pagnilayan natin kung para saan itong pag-aayuno at ano ang kabutihang dulot nito. Minsan meron tayong misconception o maling pag-aakala tungkol sa pag-aayuno. Baka ang iba sa atin ay nais lang mag-ayuno o nais lang mag-fasting dahil tumataba na sila. Dahil noong panahon ng Kapaskuhan, marami sa kanila ang kinain. Kaya gusto nilang mag-fasting dahil gusto nilang pumayata at maging sexy uli. O kung ano pang dahilan ng kanilang pag-aayuno. Mga kapatid, ang pag-aayuno o ang pagpapasting ay hindi lamang ito tumutukoy sa pagkain, kundi tumutukoy din ito sa mga bagay na ating kinagigiliwang gawain. Halimbawa, yung kinagigiliwan natin gawin, manira, mangchismis ng ibang tao, inaanyahan tayo ng Panginoon na mag-ayuno tayo, mag-fasting tayo, magtimpi tayo sa mga gawaing kinahihiligan nating gawin. Mga kapatid, ang pag-aayuno ay higit pa kasi sabi nating halimbawa na sinabi kong halimbawa yung pagpapasiksi. Ano ba yung tunay na pag-aayuno? Ang tunay na pag-aayuno ay isang paraan upang tayo ay makibahagi sa hirap at sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Ang anumang paghihirap na inaalay natin bilang bahagi ng hirap ng Panginoon ay nagiging daan ito para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Kapag tayo ay nag-aayuno, meron tayong panahon upang magnilay at magdasal.
Pangalawa, kaya mas nagkakaroon ng bagong kahulugan ang ating pagsasakripisyo, ang ating mga hirap na ating pinapasan. Pangalawa, ang pag-aayon, no, ay paraan upang matuto tayong magmalasakit sa paghihirap ng ibang tao. Samantalang tayo ay dumaranas ng mga hirap dahil sa pagsasakripisyo at pag-aayon, no, natutunan din naman natin na tayo ay damhin ang pagdurusa ng iba kahit nagbubunga ito ng pusong marunong dumamay at magmalasakit. Pangtatlo at panghuling dahilan ang pag-aayuno ay pagpapaalala din sa atin ng kahalagahan sa pagtalikod sa paggawa ng kasalanan at pagtalikod sa makamundong bagay upang piliin ang mga bagay na mas mahalaga at makalangit. At ito ang pinakamabuting bunga ng ating pag-aayuno. Mas nakikita natin ang halaga ng mga bagay na tutulong sa atin upang makarating tayo sa kaharian ng Ama at talikdahan ang mga bagay na makapaglalayo sa atin sa Kanyang piling. Amen.